everyone, I'm Agent Leny at your service. For today's video, let's talk about the non-essential travel departing to the Philippines. So watch this video until the end. Guys, gusto ko lang muna magpasalamat and shoutout ang mga member ko. So as their perks, kailangan ko silang shoutout one of my video. Gusto ko pong magpasalamat at shoutout Miss Queenie G, admin of Pinoy Pinay YouTuber, and then Kablog the Bingo Master, my team IE, and of course Beau Joyce World, member of Pinoy Pinay YouTuber, Gustin Rizzi Vlog, member also of Pinoy Pinay YouTuber, and also Simpleng Buhay OFW. So, thank you sa inyo guys, sa pa-member, sa pag-avail ng aking membership. Kung gusto nyo pong maraming matutunan about YouTube at mga strategies guys, lumapit lang kayo kay Miss Queenie G. Napakabait niya po guys, once nalapitan niyo po siya. So guys, iniimbitahan ko po kayo na maging part ng aking Agent Leny, and kung paano maging part, nandyan po ang join button sa baba. I-click nyo lang po yan guys kung gusto nyo pong maging part. At makikita nyo po yung mga perks ng aking membership. So guys, now let's proceed to our topic. Dahil merong nag-request nito guys, so kailangan ko na siyang i-shoot ang videong to, and then may mga follow-up pa to guys kasi hindi tayo magtatapos sa usaping to. Marami pa pong usapin about travel, and then kaya po medyo natagalan kasi kailangan po natin humagilap or kailangan natin i-research ng mabuti ang mga sasabihin ko guys kasi po maraming nanonood at marami talagang hindi alam kung ano pa yung mga kailangan nilang gawin sa mga flights nila. At minsan nagpo-post nga din po talaga yung mga government, pero mas nauunawaan po ng mga tao once talaga na i-deliver mo sa kanila through videos o talagang nakikita kanila na ini-explain mo sa kanila. So mas nauunawaan nila guys. So for now, eto guys, this is based on the Philippine Airlines post, and then mostly naman kahit pumunta kayo sa airport, ito din po yung mga sasabihin sa'yo. So, sa hindi pa po nakakakilala sa akin, I'm Agent Leny, I'm working at the airport, so hindi po ako magsasabi lang dito nang hindi ko pa po nare-research. So, yun guys, kung gusto nyo pong ma-update, please click the subscribe button and the bell icon para maging updated kayo bago tayo mag-start. So, for now guys, eto na guys, nakita ko na ang mga kasagutan, lalo na po sa mga non-essential travelers. So, for my next video, pag-uusapan natin naman ang mga essential traveler. Sabi mo pong non-essential traveler kung gusto mo lang pumamasyal sa place na yon, kung pwede na daw ba. So, yan ang pag-uusapan natin today. So, according to the post of the Philippine Airlines and also to the Manila International Airport rules also, natawagan ko na din guys, according to them, kailangan muna magtanong din po kayo sa airlines nyo once napupunta kayo sa ibang bansa. And iba po ang airlines and airport requirements. So, eto guys, based also on the airport and airlines requirements pag sasakay kayo ng Philippine Airlines. So, siguro, I will advise you guys na kung ibang airlines kayo, you need to call your airlines also. Or kung saan kayo nagpa-book guys, may mga number at contact number yun guys, pwede nyo po yung i-contact muna bago kayo umalis ng bansa. Pero mostly naman, dito sa sasabihin ko, talagang ito yung mga requirements nila guys, lalo na po sa Philippine Airlines. For traveling abroad and for leisure travel, non-essential travel, ito po yung mga kailangan nyong gawin. So, dahil lifted na po ang government, kung gusto nyo mamasyal sa Japan, Dubai, Australia, USA, at kung saan nyo man gusto, basta ina-accept po yung Philippine or Filipinos, pwede na po guys ngayon mag-travel. So, ano yung mga kailangan yung i-comply ngayon? Reminders for non-essential travel of outbound Filipinos. So, kailangan nyo pong i-comply ang travel document and health documents you guys para ma-comply nyo po ang Philippine government requirements. Yun po yung mga medical certificate at yung mga travel authority na kailangan nyo i-comply bago kayo umalis ng bansa. And then guys, very important is before you book your flight guys, you need also to call
your place of destination to confirm the validity of COVID-19 testing. Of course, you need to call your travel destination if you will undergo the COVID-19 test. Very important, like in local, kailangan nyo munang i-contact yung mga LGU. So, same lang po sa international, kailangan nyo munang i-contact yung mga pupuntahan yung place. And then, guys, kahit naman wala pang COVID noon, kailangan na din ang mga valid passport and the visa if required of the destination of your country destination. So kailangan niyo muna i-confirm din guys kung kailangan pa din ba ng visa dun sa country na yon. Very important. Another one, you need to book a confirmed ticket round trip. So mahihirapan kayo sa immigration guys pag yung ticket niyo is hindi round trip. So you need to book your flight round trip ticket kasi iniiwasan po yung maging tourist ka sa bansang yon. Since non-essential travel, yung goal mo talaga is to relax and to enjoy stress-free and to tour lang guys. So hindi mo dun goal na mag-work, so kailangan mo ng round trip ticket. Then during booking, kailangan mo po guys ang travel and health insurance. Kailangan po na-avail nyo po yun bago kayo umalis ng bansa. Same pa din yung mga process before COVID. Kailangan naman talaga yung mga insurance na to guys when you travel abroad. And then the last guys, you need to sign the Bureau of Immigration Declaration form. So you can also download that on the Philippine Airlines website. This is only serve as your guide. Again, you need to check the other requirements to your travel destination. You need to contact them. So, this is only for the Manila International Airport requirements. Let's recap the requirements. You need a passport. You need the travel and health documents. You need a confirmed round trip ticket. You need the travel and health insurance. And also, the Bureau of Immigration Declaration form. And then guys, a friendly reminder to everyone who wants to travel, you need to wear your face mask. And then your face shield, kailangan po clear yung face shield nyo guys. And naka full face po siya, hindi lang po siya yung half. Hindi lang po siya yung half guys, na yung iba diba na tatakpan lang yung mata nila. And then kailangan comfortable kayo kasi susuot din nyo yan hanggang sa makababa kayo ng airport. At of course, kung kailangan din sa pupuntahan yung lugar, kailangan nyo po ng face shield. And then, meron pong temperature check. At kailangan, social distancing, hindi pa rin po dapat mawawala yon. And sanitize also yourself. Their guide lang po ito guys, going to the international flight. So, very important guys, na bago kayo magpa-test, bago kayo magpa-COVID test, kailangan muna i-check nyo dahil may mga testing center ang mga airlines. So, in Philippine Airlines, sa website nila, makikita nyo dun guys na merong mga testing center na dapat doon lang kayo para maging valid yung inyong COVID-19 test. Hindi po kung saan-saan lang kayo magpa-test guys, dapat i-check nyo din saan ang mga airline testing partner para sa COVID-19 test. And then, hindi kayo makakaalis kung may kulang kayo kahit isa lang doon sa mga sinabi ko guys, dahil meron tayong documentation check bago kayo umalis. So, sana guys, makomply nyo lahat ng yan bago kayo umalis ng bansa. And this is updated requirements, October 27, 2020. So, there's a possibility, again, guide lang po ang mga yon. There's a possibility na may mga changes ang mga yan next month or other month. So, kailangan pa rin po kayo mag-update. Lalo na po, kailangan nyo din po ng mga contact sa airlines, airport, and your travel destination. Yan po yung mga importante nyo po guys na i-contact bago kayo makaalis at bago kayo mag-travel. Natutunan kayo sa video to at sundan nyo lang po ang video ko at mag-request kayo ng video kung ano yung gusto nyo guys, feel free to comment down below and don't forget to click the subscribe button and the bell icon so that you will be updated on my next video. Goodbye everyone! Thank you for watching!